Dalawang anting-anting pang nawawala. Kaya ang susunod na mission natin ay hanapin ang anting-anting ni Dato Valenzuela at i-retrieve. Ngayon, ito na yung bagong code na nakuha natin sa diary ni Don Julian. Obviously, isa na naman tong cipher. Ano ba yung cipher-cipher na yan? Cipher, nagtatago ito ng mensahe sa pamamagitan ng pag-substitute o kaya pag-scramble ng mga letters. Where the nilad grows. Kaya tinawag ang Maynila na Maynila dahil nanggaling ito sa Maynilad. Ang susunod na clue, nasa Maynila. Sa'yo nga sana ginamit yung ating-ating. Sana maayos ka na ngayon. Hindi ba tayo? Wala akong kailangan pagsisingin sa naging desisyon ko. Pero sana hindi ko lang kailas magamit ang ating-anting. Kundi para din sa kapatid niya. Kung ubos na ang kapangyarihan ng ating-anting na ito, eh maghihintay tayo ng 100 taon. Itatanong ko lang ho sana kung meron kayong record nung nagpiyansa sa akin noon. Pangalan? Presi po. Presi Domingo. Presi Domingo. Ano pa nung nangyari? Mga Enero ho yata eh. I-check ko lang dito sa logbook. Wala. Ang nagbayad ng piyansa sa'yo ay si Gabriela Agoncillo. Pwede ko po bang makuha yung address? Gusto ko po siyang pasalamatan sa pagtulong niyang ginawa sa kapatid ko. Ito po, kopyahin niyo. Salamat po. Nanggaling ako sa kwarto ni Clara. Ang sabi, nandito kang araw. Pakiramdam ko. Unti-unti na sa akin kinukuha ang kapatid ko at wala akong magawa. May paraan pa, Elias. Unting-unting. Tatandaan ko. Sinabi sa akin ni Professor Juan, may isang anting-anting na nakakapagpagaling ng karamdaman. Healing. Ito naman ang kapangyarihan ng anting-anting ni Datu Libay. May kakayahan itong magpagaling ng kahit anong sakit, kapansanan o karamdaman. Bro, yan yung anting-anting na kailangan ko para sa kapatid ko. Kailangan makuha ko ang anting-anting ni Datu Libay. Elias, nakuha na namin yung anting-anting nung nasa coma ka. Pero wala nang kapangyarihan ito eh. Bakit? Ginamit yun ni Gabriela para pagalingin ka. Gabriela? Ano ba yun? Gabriela, anong ginagawa mo dyan? Kailangan mahanap natin yung Gabriela Agoncillo na yon. Siya lang siguro makakapagturo sa atin kung nasaan si Mateo. Pero hindi ko tayo sigurado kung alam nga ng Gabriela yun kung nasaan si Mateo. Pero siya lang pag-asa natin para mahanap ang anak ko. Mabuti pa ho siguro ako na lang ho pupunta kala Gabriela. Para makapagpahinga rin ho kayo. Napakabait mong bata. Salamat, Joseph. Pinagbabayaran ko lang po yung mga kabutihang ginawa niyo sa akin. Kaibigan ko si Mateo, alam kong magiging masaya siya pagka nakasama kayo. Salamat. Sige po, mauna na po ako. Mag-iingat ka. Ingat ka. Salamat po. Clara. Gabriela, huwag ka na magsalita. Nangyari na ang nangyari at naniniwala ako na tama ang naging desisyon natin. Gabriela, totoo ba ang ginamit mo sa akin yung anting-anting ni Datu Libay para gumaling ako? Oo.
Ba't mo ginawa yung Gabriela? Tao po! Tao po! Magandang araw po. Andun ho ba si Gabriela Gonzalo? Wala siya eh. Umalis. Anong oras po siya babalik? Hindi ko alam eh. Baka gabihin na yun. Sige ho, salamat po. Teka, sino ka ba? Di bale na po. Sige po. Hoy, sandali! Sino ka sabi? Hindi mo dapat sinayang sa akin ang kapangyarihan ng anting-anting. Dapat kay Clara mo ginamit. Alam mo naman kaya ako hinahanap yon para kay Clara, di ba? Elias, mamamatay ka kapag hindi ko ginawa yon. At yung kapatid ko naman ang masasakripisyo. Kuya, walang kasalanan si Gabriela. Gabriela, kapag may nangyari hindi maganda sa kapatid ko, ikaw ang sisisihin ko. Aling Rose? Joseph! Nakahanap mo na ba si Gabriela? Alam ba niya kung nasan si Mateo? Wala po si Gabriela nung pumunta ako sa kanila eh. Pero babalik ako bukas. Kung siya po ang makakatulong sa atin, hindi po ako titigil hanggat hindi ko siya nakausap. Naku, sana alam niya kung nasaan ang anak ko. Gabriela. Kung hindi ko ginawa yung ginawa ko, wala na siguro siya dito ngayon. O siya ko tumigay na mag-agad sa akin ngayon. Sana pala hindi mo lang siya binuhay. Hindi mo talaga kilala ugali ng mga taong katulad niya. It's not worth your tears, Gabriela. Hindi dapat ginawa ni Gabriela yun. Kay Clara niya dapat ginamit ang anting-anting, hindi sa akin. Alam niyang yun ang gusto ko. Mas gusto kong mabuhay ang kapatid ko. Mahal na mahal ko, kapatid ko. Ayoko mawala sa sakin. Ayoko. Naiintindihan kita. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng minamahal sa buhay. May sasabihin kami sa iyo ng mama mo. Ano po yun? Kwento ng Asian Treasure. Ibig sabihin niyo po, totoo po lahat ng kinwento niyo sa akin tungkol sa Asian Treasure at sa KKK at sa Sudamang naglaban para makuha ito. Totoo ang lahat ng narinig mo, anak. Paano niyo po nalaman? Ingrid, KKK kami ng mama mo. Ha? Ibig sabihin po nun, nakikipaglaban din po kayo sa mga Sudama? Halika rito. Alam mo, yung balat na sa likod,
Simbolo yan kapag nasa tamang edad ka na, ikaw ay magiging KKK din tulad namin ng tatay mo. Sana po mangyari na yun para matulungan ko na po kayong makapaglaban sa mga sadama. Darating din ang panahon na yun para sa iyo. Sige, pasok ka na sa kwarto. Kwentuhan niyo po muna ako tungkol sa Asian Treasures. Anak, magpahinga ka na muna doon sa kwarto mo. Sige na. Sige na po. Sige na nga, ha? May pruweba ka ba sa sinasabi mo? Alam ko dahil nakita ko. Parang imposible. Baka hindi ka paniwalaan. Kayo ba naniniwala ba kayo sa akin? Hindi nga kayo naniniwala sa akin. Magkaibigan tayo. Pero... Pero ano? Natatakot kayo? Ipagpauhanin mo. Pero di kita matutulungan. Malalagay sa panganib ang mga buhay ninyo kapag hindi kayo naniwala sa akin. Huwag sana ninyong pagsisihan ang ginawa ninyong desisyon. Ay, sino po yun? Eh, anong ginagawa mo dito? Huwag ka ba kikialam dito? Taglag ng usap ang matatanda, ha? Pumasok ka na doon. Ano po sinasabi niyang magsisisi kayo? Wala, wala. Hindi lang niya alam yung sinasabi niya. Pasok ka na sa loob. Sige na, sige na. Mama! Mama! Sa panganib ng mga buhay ninyo kapag hindi kayo naniwala sa akin. Huwag sana ninyong pagsisihan ang ginawa ninyong desisyon. Sumama ka muna sa akin! Tumalik ka muna! Sa saan ka ng mga tayo ito? Elias, wala nang mga magulang ko. Isa na lang din ako. Joseph. Joseph. Lo? Asan ang anting-anting? Hindi ko alam. Kailangan ko ang anting-anting. Hindi ko pa unahanap eh. Nakapin mo ang anting-anting! Panaginip lang. Panaginip lang ang lahat. Nasaan ang anting-anting? Kailangan ko ang anting-anting. Umalis ka na dito! Umalis ka na dito! Hanapin mo ang anting-anting! Umalis ka na dito!
Boss, marami na akong na-research tungkol sa bayaning Plaridel. May mga tao rin akong nahanap na Plaridel ang pangalan o apelido. Baka isa sa kanila ang hinahanap mo. Ito ang na-research ko tungkol kay Plaridel. Salamat. Eh, boss, sino ba yung Plaridel na yan at bakit hinahanap mo? Iwan mo na ako. Pinapangako ko sa'yo, Dad. Mananagot yung Plaridel na yan sa ginawa niya sa'yo. Dalawang anting-anting na lamang ang kailangan natin. At pagkatapos, ay kailangan na lang nating mabawi ang mga anting-anting na nasa Sudama. At matatagpuan na rin natin ang Asian Treasures. Maganda ang trabahong ginagawa ninyo, Plaridel. Kabaong ni Botong? Ano namang ibig sabihin nito? At sino na naman si Botong? Ay. Nagkakaganyan ka ba dahil sa hindi mo maintindihan ang clue? O may ibang dahilan? Si Elias ba? Nalaman yan, ha? Ginamit kong anting-anting yung Dato Libay para pagalingin siya. Ano ang naging reaksyon niya? Nagalit siya. Galit na galit siya. Hanapin ko ang anting-anting. Hanapin mo ang anting-anting. Kailangan ko ang anting-anting! Hanapin mo! Ang anting-anting. Kailangan kong makuha ang anting-anting. Kaya ako lang naman nagawa yun para sa kanya. Tapos siya patong galit ngayon. Ano gusto niya mangyari? Hintayin ko lang siya na mangisay doon hanggang sa mamatay siya? Pa, mali ba yung naging desisyon ko? Mahirap sabihin kung ano ang tama o mali. Ang importante, handa mong tanggapin kung ano ang magiging epekto ng iyong desisyon. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi mahal ko siya. Hindi ba niya maintindihan yun? Tarating ang araw, maintindihan din niya yun. Tumanda na ako. At ang isang bagay na natutunan ko sa mundong ito, kahit anong gawin mo, basta't may pag-ibig sa puso, laging mabuti ang magiging kinalabasan. Pumunta si Lady Gray sa bahay. Dito ka lang sa ospital. Ano nangyari? Inatake na naman po siya ng sakit niya. Kumusta ka? Kumusta ka? Okay na po ako, Lola. Nasaan ang kapatid mo? Nasaan siya? Bakit wala siya rito?
Doon po sa labas, nagda-drama. Anong nagda-drama? Hindi niyo po kasi nakita yung eksena na kanina eh. Bakit? Anong nangyari? Lola, nalaman na ni Kuya Elias na ginamit ni Gabriela sa kanyang anting-anting. Nasaan siya? Nasa labas po siya. Mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo ng masahe? Natatandaan mo nun? Gustong-gusto mo masahe ko? Nung araw yun, nung hindi pa ako naiilang sa mga hawak mo. Come on, Ulysses. Give me a chance. Araceli, sineseduce mo ba ako? Is it working? Nothing will work, Araceli. Pagbibihis ako, pwede. Ulysses? Sige na. Apo, hindi ko alam noon kung ano kaya ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung sino ba sa inyong dalawa ni Clara ang dapat kong iligtas. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako sa mga nangyari, pero masaya na rin ako. Masaya na rin ako dahil nandito tayong tatlo. Nandito tayong tatlo. Walang nabawa sa atin. Huwag kang magalit kay Gabriela. Huwag! Ginawa lang naman niya yun eh, para sa iyo, para sa iyo. Dola, lahat ng ginawa-gawa mo sa buhay ko, para sa inyo. Para kay Clara. Anong magiging saysay nito? Di ko siya maililigtas. Siguro may dahilan kung bakit buhay ka pa. Hindi pa huli ang lahat para kay Clara. Sabihin. Hindi pa nahahanap yung anting-anting ni Dato Puti. Taglay nito ang kapangyarihan ng lahat ng anting-anting. Pati na ang kapangyarihan magpagaling. Magandang umaga po! Magandang araw din. Anong kailangan nila? Gandang araw po. Kayo ho ba si Gabriela? Oo. Sino sila? Ako po si Joseph, kaibigan po ni Mateo. Joseph? Sabi naman ng kaibigan kong si Joseph, anting-anting daw ang nakabaon sa minang ito.
Anting-anting? Oo, oh, anting-anting doon ang lolo niya. Ikaw yung kasama niya sa minahan? May nagbigay sa kanya ng mapa ng anting-anting? Ako nga ho. Akala ni Mateo patay ka na eh. Sigurado matutuwa yung pag alam niyang buhay ka. Alam niyo ba kung nasan siya? Matagal ko na siyang hinahanap eh. Sandali lang, kukuha lang ako ng ballpen. Salamat po. Makukuha ko na rin ang anting-anting. Tatapatin ko na kayo. Noon pa man alam na nating wala nang lunas ang karamdaman ni Clara. Ikinalulungkot ko, pero wala na rin kami magagawa para sa kanya. Kung ganun ako, iuwi na namin siya. Aayusin ko yung discharge papers niya. Kamusta na kayo si Clara? Mateo? Sino ka? Hindi mo ba ako natatandaan? Ah, tsura ko. Pasensya ka na. Mateo, ako si Joseph. Joseph? Ikaw nga ba si Joseph? Oo nga. Anong nangyari sa mukha mo? Akala ko patay ka na. Paano ka naligtas? Ano ginagawa mo dito sa Maynila? Paano mo ko nahanap? Mateo, asan ang anting-anting? Ang anting-anting, Mateo. Alam pong nasa'yo ang anting-anting ng lolo ko. Kailangan ko yun. Ibalik mo sa akin ang anting-anting ng lolo ko. Sa'yo